i-boil ko muna ito sa tubig and then sabihin ko sa inyo kung ano ba talaga. Winter na yung look natin. Laki-laki ng box ito. Ito lang pala yung laman niya. Yung ginagawa ko is nagsusquat ako. Good morning mga langga and welcome back again to my channel. So today is Monday. So mag-vlog tayo. Pasensya na hindi ako masyadong magbablog kasi wala naman kaming ganap ni Mark. Nung weekend, andito yung anak niya na lalaki. Yun lang, nagkita kami. So hindi naman ako nag-vlog. Kasi nakakaya namin. Kahit nasabihin nila okay lang. Pero I know na nahiya din sila. But yeah, anyway, lalabas ako, punta ako ng Randall Mall kasi meron akong bibilin doon. Kahapon, nabili ko na to, pero yung parang yung nabili ko hindi yata tama. Kasi yung, bumili ako ng ano, yung pang ano, period cup ba tawag nila doon? Or menstrual cup. Hindi ko ma-pronounce ng maayos, diba? Bumili ako, hindi yata tama yung nabili kong size. Kasi pag pinapasok ko siya sa loob ng ano ko, parang ayaw bumuka nung cup sa loob kasi ano siya, silicone siya, so tutupiin mo siya and then ipapasok mo sa loob and then bubuka na lang yan doon sa loob. Pero yung nabili ko yata parang hindi tama, so punta ko ng Randall Mall, bili ako ulit ng isa kasi instead of using pads, naisipan ko na magtry ako nitong cup, yung period cup. Never akong nag-try ng tampons kasi parang ayoko yung tampons kasi yung tampons, diba, ganito siya. Tapos pag pinasok mo siya sa loob, parang mag-expand siya kasi sinisip-sip niya yung dugo, diba? Parang hindi din maganda. So, I will try this period cup. Kasi na-try ko siya kanina. Yung first attempt ko, okay na sana. Hindi ko nga naramdaman na parang may period ako. Kaso lang, tinanggal ko siya kasi gusto kong itry kung paano siya tanggalin. So, natanggal ko naman siya. And then, yung second attempt ko na, hindi na mabuka yung cup. At nakailang beses na akong naglagay, walang nangyayari. Ayaw bumuka ng cup, ewan ko ba. So, bibili ako ng another na cup. Ang tingnan ko kung ano yung difference. Baka iba talaga yung nabili kong size. But yeah, anyway, yun yung aking gagawin this morning. Punta ako ng Randall Mall and then balik dito sa bahay. And then mamaya makikita kami nila Eds at Rose. So, ayan. Nakita kami last week ni Eds. Nag-vlog ako ng konti pero hindi ko na din yata natuloy yung vlog na yun. But yeah, anyway, malamig na pala sa labas mga langga. Ano na kasi, autumn na dito. Pakita ko sa inyo sa labas, medyo basa kasi umulan kanina. Ayan. Tingnan nyo yung mga puno, diba? Nag-iba na yung kulay kasi pag autumn, nag-iba yung kulay ng ibang mga puno. Hindi naman lahat ng puno dito sa Australia nag-iiba yung kulay. Yung ano lang, some. Ayan, di ba? Makulimlim pa rin. So, labas tayo. Ayun ako mga langga. So, pumunta ako ng Priceline sa Randall Mall. And ito yung aking binili, yung Tom Organic na reusable cup. Yung regular lang yung meron sila. Wala sila yung isa. Ayan. Subuksan natin. At ito pala yung binili ko kahapon. Yung Diva Cup. Nandun sa CR yung cup. Meron siyang ano niya, yung instruction. And then meron siyang bag. Ayan. Ganun din yung ano, Diva Cup. Meron din siyang bag. Ayan yung bag niya. And then, ito, meron siyang ano, pwede mo siyang ilagay sa microwave, yung i-sterilize mo siya. Ayun siya. Lalagyan mo lang ito ng tubig, lalagay mo yung cup mo dito, and then yan. Pero wala naman kaming microwave eh. So, ewan ko kung anong gagawin. And then, ito yung cup. Ay! Mas malambot siya kesa dun sa maliit nga siya. Halo, baka hindi ito yung para sa akin.
Pero try ko. Kunin ko yung ano, yung isa kong cup. So, ito yung lagayan ng Diva cup. Yung lavender. And ito yung cup. Ayan. Nag-sanitize ako ng kamay ko. Pero hugasan ko pa naman to pag ginamit ko siya. Ayan, ito siya. Ito yung itsura niya. Parang same lang din. And then, ito yung isa. Halay. Maliit to. Parang same lang din sila ng laki dito. Pero itong isa, medyo maliit yung ano niya. Yung ano ba na to? Ayan, di ba? Mahaba lang yung ito niya. Pero, ayan. Muna to, i-boil ko muna to. And, ayan. Tatry ko kung alin yung maganda. Kung alin ba yung pag pinasok mo. Kakatawa, di ba? Pag pinasok mo, alin yung mas okay. So, we'll see kung alin yung maganda. Di ba? Ito kasi, maganda siya kasi meron siyang parang dent dyan na pag tinanggal mo, parang madali siyang itanggalin. Ito kasi parang ang hirap eh. Ewan ko lang. Try ko muna. I-boil ko muna sa tubig and then sabihin ko sa inyo kung ano ba talaga. Hello mga langga! Lalabas na tayo. So, nalagay ko na pala yung cup sa loob ng aking ano. Alam nyo na. So, nalagay ko na siya. Pero yung nilagay ko is yung kahapon na binili namin. Yung kanina, hindi ko pa talaga maano kung paano ko siya ilalagay. Mag-experiment ako mamaya kung paano ko siya ilalagay. Pero yung nandito sa loob ko is yung kahapon, yung Diva cup na nabili namin. So far, okay naman siya. Hindi ako nagsuot ng napkin. Kasi wala namang leak eh. Kasi pag nagli-leak siya, hindi siya fully open sa loob. So, I think, naka-open siya doon sa loob. Kaya wala siyang leak. Pero nag-liner lang ako, hindi yung ano talaga, yung napkin. So, ayan, ito yung ating suot. Nakasuot ako ng top na turtleneck na itim. And then, yung aking pants, hindi nyo makita. Ano siya, medyo wide siya sa baba. And then, itong aking, ano ba tawag dito? Coat ba to? Tawag dito? Saya. Pag nainitan ako mamaya, tanggalin ko lang siya. Diba parang winter na yung look natin. So, labas na ako kasi sabi ni Rose, ando na daw siya sa City Cross. Hindi ko alam kung tapos na sila, Eds. Hindi pa siya nag-text sa akin. So, labas na tayo. Parang may kasama na si Rose doon. So, see you na sa labas, mga langga. Hello, mga langga. Dito na kami sa baba ng ano. Ano ba to? So, may food court. So, may so, kakain kami ng lunch. Yung akin is big boy. And kasama ko na din si Rose and si Ed. Hi, guys! Kain tayo! Kain! Ang ingay namin dito. Kaya na din nakikita sa ano. Nasa food court. Ay, hindi ka din kita. Okay lang. Kain na muna tayo. Yaman. Huwag na yaman. Kain na tayo. Kain na nga tayo. Gutom na. Gutom na kami, guys. Bahay na ako mga langga, and then bahay na din si Mark. Nagkita kami sa random mo. Meron tayong parcel na dumating. Dalawa yung parcel na dumating dito. Laki niya. Buksan natin. Excited na akong buksan to. And in order ko to last week. And dumating siya today.
And then this one, ang laki nito. Is it heavy? Hindi. This one. Oh my god, ang bigat. And ano to? In order ko to sa Amazon. Ay. Yung ano to, yung parang lagayan siya ng background na ano, parang may tripod tapos may ano siya sa gitna. Pero gagamitin ko siya para sa sewing ko. Kaya ang laki niya. Saglit na. Ihi muna ako. Andun si Mark sa CR. So mamaya na lang ako iihi pagkatapos niyang maligo. Naliligo siya. Kasi nag-walking yan eh. So mag-ano na lang muna ako. Unbox na lang muna ako. Unahin ko yung malaki. Yung parang tripod. Bago tong maliit. Wait lang. Yung laman niya. Ayan, o, tingnan nyo. So, ito yung laman niya. Parang bag-bag niya ito. Ito yung pang ano, pang clip pag meron kayong kunyari background na malaking picture. Ganun. Wala ang picture pala na pinapakabit ni Mark sa akin, hindi ko pa nakabit. So yun, meron siyang clip. And then ito. Dalawa to sa magkabilaan. And then ito yung parang ilalagay mo dito. Parang ganyan. Hindi ko na ano yung mga langga. Hindi ko na talaga tatanggalin sa loob. Kasi ito lang naman yung laman niya. Ito, dalawa nito. And then yung para sa gitna. Para hindi ko na ikalat po. Buksan ko na din yung isa. And then ito yung aking pinaka hinihintay. Ito siya. Hindi ko alam kung nabanggit ko last, parang hindi na. Kasi nag-vlog ako, tapos hindi ko naman siya natuloy. So, nabenta ko na pala yung camera ko. Kaya nabili ko to. Nag-order pa ako ng mga ibang accessories eh. Kaya malaki yung box. Okay, ito yung ano, yung dual battery charger. Ayan, una. And then, itong Max Grip na tripod. Di ba ang dami kong in-order? And then, itong chesty na yung para sa chest. Para malagay mo yung GoPro dito or yung camera mo. And then itong Max lens mod. Kasi pwede mong mapalitan yung lens ng GoPro. And then itong suction cup. Na pwede mo siyang malagay sa labas ng sasakyan mo or kahit sa loob ng sasakyan. Kasi ito suction siya, hindi siya talaga nakadikit. Okay. And ito ang ating GoPro Hero 9. Yeah, tamad akong pumunta dun sa mesa. Ito na. So, bubuksan ko na tong ating GoPro.
Sana okay to. Oh my goodness. Okay. Saan ko ba siya mabuksan? Sana walang defect or ano tong GoPro na to. Pero pwede naman siyang papalitan pag may defect siya. So, ayan siya. Meron na siyang case. And Duran. Anong laman dyan? Oh my God! Ay. Ayan, meron siyang manual. So, ito yung, ano niya, yung charger niya. Yung ilalagay mo sa bike or sa sasakyan. And then, ito din. And, ayan. And then, yung kanyang battery. Parang iba na yung, parang ang laki ng battery nito kaysa sa, ay, oo, malaki na siya. Sa Hero 8 na camera. Oh my gosh. Yatawanan ako nito. Lagi kasi ako excited pag may bago akong camera. Eh. Ayan. Parang mas malaki siya sa Hero 8 na camera ko. Ah, na camera ko. Na GoPro ko. Is this camera gonna work too? No. Sorry. So, try natin. Sana okay itong camera na to. Ah. Saan ito bubuksan? Okay. Meron din siyang kasamang free na memory card, 32 gig. English. I-set up ko muna ito. Lobat yung battery niya. So, ilagay ko lang muna dito. And pwede ka din palang mag-live stream dito sa GoPro Hero 9. Antag pala ng ano niya, no? Yung case niya. Pero kasi dito yung aking camera. Para isang lagayan na lang sila. Di ba? So, yun lang yung laman ng ating parcel. Ayusin ko lang muna itong mga langga and then mag-ano muna ako. I-empty ko muna yung aking yung cup ko. Tingnan ko kung ano na yung nangyayari dito sa aking period cup. Hello mga langga, nakaligo na ako pero hindi ko binasa yung aking buhok kasi hindi ko naman talaga binabasa yung aking buhok pag sa gabi kasi sa umaga pinapaliguan ko naman siya and then nag-ano lang ako, naliligo lang ako ng katawan ko sa gabi. Hindi ko na yan siya binabasa. Minsan pag hindi ako nakaligo sa umaga yung pinapaliguan ko. But yeah, anyway, update ko kayo sa aking period cup. So, kanina nung tinanggal ko, nung pag-uwi namin, so nakailang oras ako kanina, nung lumabas ako, nung nakita kami nila, and so wala akong nilagay na pads, yung liner lang, just in case na mag-leak, kasi nga, never ko pang na-try itong today lang talaga ko siya tinatry yung period cup. So, wala talaga siyang leak. So, I think naka 4 to 5 hours ako. And then, yung laman niya, dito ko na lang yan, no? Kasi, nilagay ko na siya, eh. So, ito dito na lang. Hindi ko pala nagamit. So, kanina, hindi nga siya nangalahati, eh, yung laman niya. Parang, andyan ng banta.
yung blood. And then, nung pinalitan ko kanina, and then, kailang oras din naman ako, hindi ko alam kung nakailang oras, baka naka 1 hour, 2 hours. Andiyan na, konti lang talaga siya. Kaya pinalitan ko siya kasi gusto kong i-try na matulog na meron akong period cup. And then, tingnan natin bukas kung mapupuno siya or hindi. Kasi hindi naman ako heavy bleeder eh. Kunti lang naman akong magano. Bukas, parang konti na yung ano ko. Kasi sa first day yun talaga, madami akong period. Yung aking blood. And then sa second day, parang ano na lang, meron pa naman siya. Pero hindi naman yung super dami. And then the third day, parang spotting na lang ako. So, itatry natin na matulog na merong period cup. Pero so far, so good naman siya. Kasi hindi talaga siya nag-leak. Kailangan talaga magtsaga ka lang talaga kung paano mo siya ilalagay. Kasi pwede kang naka-squat or nakatayo na nakaangat yung isa mong paa or nakaupo ka sa toilet. Yung ginagawa ko is nagsasquat ako sa toilet and then binababa ko yung isa kong paa and then yun, nilalagay ko. Yung ginagawa ko, kasi meron silang, buksan ko nga ito ulit. Kita ko lang kung ano yung ginagawa ko. It's very interesting kasi. So, yung ginagawa ko is yan, pinupush down. Ayan, ganyan yung ginagawa ko. Ito. Push lang siya. Ayan. Hindi kasi ito clear eh. Ayan. Ganyan yung magiging itsura niya. And then, yun, ipapasok mo lang siya. Wala naman akong nilalagay ng lubricant. Sabi nila, yung iba naglalagay ng lubricant. Yung akin, nasa ano lang naman. Kasi, naligo ako eh. So, basa yung aking daliri ko. And then, basa din yung ano ko. So, tubig lang. Okay na sa akin. So, yun, mga langga. Yun yung ginagawa ko. Okay? Next time ko na nga. Next time, mag-ano na lang ako. Ito yung maging topic natin sa isang video. Explain ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko and then kung ano yung thoughts ko about dito sa period cup. Pero para sa akin, parang maganda naman siya. Kasi, meron akong period cramps pag meron ako. Pero, hindi ko na nararamdaman na lumalabas yung aking dugo. Kasi syempre, meron yung cup nandun sa loob. Tapos, yun yung sumasalo ng dugo, diba? Ano ba itong pinag-uusapan natin? Yeah. So, yun yung sumasalo. So, hindi ko na nararamdaman na lumalabas yung, ano ko, yung dugo ko. Kasi yun nga yung sumasalo. Ang galing nga eh, diba? But very interesting and it's very weird kasi meron akong sore tummy pero parang wala lang akong period. So yun yung nagustuhan ko kasi hindi ako pumupunta ng gym kasi very uncomfortable naman na mag-workout ka na meron kang pads tapos basa, diba? But yeah, anyway, next time i-ano ko kayo mga langga. Gagawa ako ng video kasi today ko pa lang naman siya na-try so bukas itatry ko siya ulit and then maybe next month we'll see kung kailan ako gagawa ng video about dito but yeah so yon para sa akin maganda siya yun nga lang medyo weird siya sa una ilalagay nakailang beses ako kaninang umaga pagising ko kasi alam ko na meron na ako. So, yun nga. Nakailang beses ako at natawanan ako ni Mark kasi siguro mga naka 10 to 15 akong itry ko siya. So, diba? So, tiyaga lang talaga mga langga. Try nyo. And then, experiment nyo na lang yung, alam nyo na yung ano nyo dyan. I-check nyo kung gaano ka, kung ano ba yung cervix nyo, kung low ba, or yung ano ba yung tawag nila, low or high, ganun. But yeah, anyway, mga langga, I will close this vlog. Yun na yung ating vlog.
today. So thank you so much for watching, and hope to see you in my next one. And enjoy life and take care, mga langga. Bye. Good night.